So yan, magandang umaga sa ating lahat, mga ka-DIY. So maghihigpit tayo ngayon ng crankshaft cup to. Higpitan natin na ito ngayon. So ang paghihigpit nitong sa crankshaft ay gamitan natin ng foot pounds na torque wrench. Yan. So kapag naghihigpit tayo ng crankshaft, hindi dapat kung diretso na maghihigpit tayo pa ganun. So dapat may circumstance o kaya tamang proseso ng paghihigpit. So yan. So paggagamit kayo ng tools, yung socket dapat hindi yung local, kasi foot pumps itong higpitan natin. So bali talagang persahan. So bali na higpitan ko na to, i-demo ko na lang kung paano mahigpitan ito. So dapat yung socket nyo yung original, hindi yung ganito, kasi malalaspag tong kanya pag ordinary yung ginamit. Kaya dapat gamitin yung mga ganito, matitibay na socket. So yan, umpisa na natin. So unang higpit natin dito sa gitna, higpit tayo ng 17 na po. So bali ang socket nito ay 17mm. Iba pala itong nakuha ng tatay ko sa kon nito eh, sa connecting rod. Yan o. So connecting rod yung nakuha niya. Sorry. So bali ganito. Ito Playman USA 14mm para sa connecting rod. So antayin lang natin saglit yung socket. So mahirap din yung mag DIY lalo na kung wala kang mga tools na talagang pang sasakyan. So yan, dahil sa kapos sa budget, hindi na makabili ng magandang tools, mga ka-DIY. So ang paghigpit na dito sa crankshaft ay unahin natin sa gitna. So yan, ito. Yan, 17mm. Yan, dito muna sa gitna. Pitan natin. Pag maghihigpit kayo dito, hindi pwedeng mag-isa lang kayo kasi mag-versa itong paghihigpit dito. Pwedeng dalawa o kaya
tatlo para makagpit kayo ng mabuti. So yan, higpitan natin una dahil sa hanggang 80 foot pounds yung tamang higpit nito. Unang higpit natin ay kumbaga hatiin natin yung kwan para hindi biglaan yung higpit niya. Punta tayo muna sa 30 foot pounds. Yan, 30 foot pounds. Yan, 30 foot pounds muna. Yan. Tapos pagkatapos dito, punta tayo dito. So 30 foot pounds. Yun, 30 foot pounds. Yan. So dito naman kasi palabas yung pag-higpit natin para maganda yung top niya, yung higpit niya. Yan, 30 muna, 30. Yan. Tapos dito naman sa gilid. Dirty buttons. So pagkatapos na higpitan natin ng 30 foot pounds, punta na tayo sa 60 foot pounds. 60 foot pounds. So pag 60 foot pounds, medyo talagang persahan na yung higpit nito. Yeah. Abang natin yung paa natin dun sa pan, okay na? Engine. So harangan natin ng paa natin para hindi uusad yung kwan, makina. Yan, 60. Ito muna sa gitna, 60. Yan, 60 foot pounds. 60. Yan, 60 foot pounds. Ito naman. Yan. Foot pounds. Yan.
Yan, 60 foot pounds. So, pagkatapos natin mahigpitan ng 60 foot pounds, punta na tayo sa 80. Yun. So yun, 80 foot pounds. Yun. So yun. Medyo persahan na. Persahan na talaga. Maubos yung lakas mo dito. In. Yan, okay na yan. 80 foot pounds. So, magkatapos natin bigpitan itong sa crankshaft. Ito naman sa pan. Flywheel. So, pagkalagay natin na pag dito tapos nagpitan na itong crankshaft. Lagay na natin tong flywheel. Yan. Itong flywheel naman, yan, lagay natin lahat. Tapos So, hindi ko na papakita to, bali sasabihin ko na lang. Pero ito, hindi rin diretso na ihigpitan natin to, ano. So, dapat, maghigpit tayo, kung sequence din. So, cross. So, kabilaan. Dito, higpitan natin. Kung saan kayo nag-umpisa, doon naman sa kabila. Ayan. Ayan. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ganun. Tapos ang higpit ko naman dito. Mula 20 to 35. Ang higpit ko dito. Yung higpit ko diyan. So, yun. Pag naigpitan naman ito, ilagay natin yung connecting rod with piston and ring. So, yun. Yun. Kaya nilagay ko to para maikot natin tong crankshaft. Kasi pag walang flywheel, mahirap ikutin. Yun. So, yun ang purpose nito. Kaya pagkatapos ilagay yung maikpitan yung crankshaft, ilagay nitong flywheel. So, yan mga ka-DIY. Dito naman sa connecting rod, gamit tayo ng
14mm. Yan. Bali ang dapat na foot pounds nito mula 20 to 45. Alam niyo yung 45 dito lang siya, oh. Yan. Lagpasan mo lang konti yung 40. 45 na yan. Kasi dito sa may guhit dito, sa walang number, 50 na kasi yan. 50. Yan lang. 45. So konti lang yung kanya. Lagpasan mo lang konti. Yan. So pag-igpit naman dito sa connecting rod, pwede hindi na, ito yung magkasama na nagsasabay. Yan, kung ganyan pwede mo nang higpitan yan kasi nakapaibabaw naman na, kasi pag nakapailalim siya medyo mahirap yan higpitan. Yan. Yan natin ng 20 muna. 20. Yan. So, hindi naman masyadong mapersa to kasi mga 45 foot pounds lang siya. Yan, 20. Basta natin itong sakit. Kaya pwede nang angkon kung gusto nyo sa 30. Yan, 30 lahat. Yan, 20. Sikutin natin. Ayan pa lang. Pwede natin ng 40. So dito muna tayo, ano, kasi ito yung hinipitan natin. Yan, 40 lang, 40. Yan. Yan, 40. So, balik pa ulit tayo dito. 45. Yan, 45. Bali, konti lang yung gun na. 45. Yan. So pag nakuha mo na yung tamang torque, dun naman sa kabila. Yan. Bali, dito lang sa gilid-gilid. Kasi ito yung magkasama na magkakasabay na connecting rod. Ayan. Itan natin. Itan natin ng 20 ulit. Yan.
Ayan. Andun ito. Senti. Tapos, katapos ng 20 sa 40 foot pounds na tayo. Ayan. 40 foot pounds. Kaya pwede naman diretso na 45 minutes si konti lang yung So, dito ulit. 45. Yan, na-reach na yung 45. Yan, 45. So kung dito naman sa connecting rod, lalo na kung nagpamachine shop kayo ng crankshaft, tanungin nyo yung pinagpagawa nyo dun sa machine shop kung ilang foot pounds yung connecting rod para tama yung higpit niya, kasi sila ang naghigpit doon para tine-check nila kung ano ba yung tamang foot pounds niya para mag-fit itong shell bearing niya, connecting rod bearing. So yun, kaya mas maganda tanong nyo yung tamang foot pounds. Tamang foot pounds ng connecting rod para maganda yung pagkakahigpit niya. Tapos itong sa crankshaft. Kasi kung ito yung nabago yung kanya, clearance nito, bali nabawasan yung clearance dun sa crankshaft. Lalo na pag napamasin shop na. So yun, mga ka-DIY. So ito na lang naman yung importante na mahigpitan ng tama, para kasi dito siya sa loob mahirap din kung hindi sila magka-press ng higpit. Hindi maganda yung andar ng makina. Katapos natin mahigpitan lahat, yan, try natin ikutin. So dapat pag bago yung maghigpit, lagyan nyo ng langis dito sa shell bearing at main bearing. Dito sa main bearing saka shell bearing, bago nyo lagay yung cup nya, para madulas yung ikutin, hindi siya kakayod sa crankshaft. Yun, mga ka-DIY. So ito lang naman yung importante na dapat na gawin kapag nagbaba tayo ng makina na ginagamitan natin ng foot pounds ng torque wrench. So pag okay na yan,
Pili na natin yung katong dito sa oil strainer niya. Oil strainer yung nagsasala ng langis. So, ano yung tinanggal dito sa baba, yun. Yun din ang babalik. Tapos dito sa side na rin, mga side niya. Ayan. So, ilagay ko na lang pansamantala muna. Ayan. Pag natapos niya na dito, ilagay niya sa harap yung mga dapat ilagay. Sa side, ayan. Tapos, panghuli yung dito sa strainer. Tapos yung oil pan na niya. Tapos yun, pwede lang ilagay dun sa mismong paglagyan ng makina dun sa sakyan na. So, hanggang dito na lang yung mga may isi-share ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo itong video ko, sana huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Sana may naituro ko sa inyo konting tips na DIY ko. So, salamat sa inyo mga paps, and drive safe always.